Bareface, nandito na tayo. So, ayun, nandito na ako sa airport. And sobrang ganda ng airport. Ayan. Ayan yung airport, oh. Ayan, ang ganda ng airport. And, 1 kilometer from the checkpoint raw yung airport. Ayan, so warm up muna tayo. And bawal kasi dito sa mga security na to na checkpoint mag-vlog. So sliding natin. So ayan, sana hindi tayo pagalitan. So yun, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng airport nila. In fairness talaga. And oh my god, shout out to General Santos City Airport. And ang ganda nung ano niya, nung airport. So ngayon, lapitan natin ng airport. And sana masave to sa phone kasi bumigay na ang DJI ko. And dahil bumigay na ang DJI cam ko, hindi pwedeng bumigay ako. So lakarin natin ng mabagal. So ayan. Ito yung view. Ngayon, tanong tayo kung ano yung mga schedule, ganyan-ganyan. And, nalulungkot talaga ako. Ayoko talaga umalis. Yun yung problema. Hindi problema yung schedule, ha, or yung pambiling ticket. Ang, ang problema nito, nag-inquire ako sa 2GO, ano siya, 2 days kang nasa dagat, and ang price niya is 3,500 pesos. Yun nga lang, 2 days ka nasa barko. So ayun, hindi ko pa na-try yung barko na yon. So 2 days raw sa barko, and parang kinakabahan ako kasi hindi ko alam magbarko. Simula nung 20 century hindi ko na na-try magbarko. So try natin kung magkano pamasahe dito, and kinakabahan ako magbarko talaga. And sabi nila maganda raw yung 2GO na yan. Hindi ko pa nasakyan yung barkong yon. And tingnan natin kung ano na naman tong airport na to. Ang ganda ng airport nila. Kung may camera ako, ayokong pakialaman ng camera ng asawa ko. Sabi ko, buti hindi ko nadala yung DSLR. Kasi kung yun ang nabasag ko, oh my god, mahal yun. So, hindi pwede. Siguro kung meron akong DSLR na binili ko, kahit mabasag, okay lang. Kasi ako lang naman ang makakasira nun. Hindi naman, kumbaga hindi naman na ibang tao. So, kahit na pera ko naman yung kumbaga ginastos doon sa nangyari sa camera, if ever. So, yon. So, ito yung view dito. And, ang ganda ng view niya. So, tingnan natin. Sabi na. Mabundok pala to. So, ayan. Ayan siya. Imaginin mo yun. Ganitong kalawak na property. Tapos, merong ang property ganito. Paano ka nalalabas ng venue mo? Alam mo yung color na yan. Color ay color ng Jensa na airport, kasi lahat ng government there's a color code. So based sa akin, ano ako, anong color code nung airport, sandali lang, inihingal ako. Ang color nung airport ay Born Again Jehovah Witness yung kanilang color, the blue and the white, and also Jehovah Witness Born Again yung color nung color code nung airport. So ayun, ang may-ari rin ng Super Ferry ay Jehovah Witness Born Again din. So ayan. So shout out to Senior Aguila. Si Senior Aguila ay blue code din ang kanilang color, and then umiyak yung kanilang mga tauhan na parang
papalayasin sila doon sa bundok dahil blue collar sila. So ganun ang nangyayari. Pag nasa government ka, if yung isa sa mga government ay namatay or nawala na, aalisin yung color code ng government kung anong kulay ang kumbaga itong year na to, ito yung gobyerno na nakaupo, ito yung color, ganun, may color coding sila. Ganun din sa school, pag meron kayo mga kumbaga nakasama kayo sa mga politician or office, ganyan, meron kayong mga name doon na mga president, vice president, secretary, lahat yon may kanya-kanya kayong mga color code. So hindi nyo pwedeng gayahin. Halimbawa, yung nagbotohan kayo sa school. Tapos pag yung color ni president ay white sa kanya. So kung may white na doon, hindi na pwedeng si vice president, si secretary or si treasurer or si ganyan, hindi na niya pwedeng gayahin. So dapat mag-unahan kayo makakuha ng sarili niyong color. So itong company na to ay sa Jehovah Witnesses yan. Lahat ng Jehovah Witnesses pinakamalawak ang kanilang mga lupain. Yun ang problema, yun ang very question kung nasa religious group kayo. Yun din ang question na bakit malawak ang kanilang kumbaga kinukuha nila yung buong lupain pero wala, nakatiwangwang lang siya and walang tinatanim. Basta gusto lang nila bilhin yung mga lugar and wala silang gagawin, just to do like that lang. So yun, very weird, di ba? Yun ang very weird talaga. So, ganun din sa squatter area. If nag-aaway sila, sasabihin nila yung kapitbahay nila si color red, si color blue, or si color white, or si color yellow. Ganyan din sa politician. So, ayun, may mga color sila. Kaya, lagi akong inaaway ng lola ko. Sabi niya, ugali mo, dilawan. Kumbaga, yellow color. Kasi nga, very religious and mukhang mainhin pero masamang ugali. And then, I always said to my lola na hindi, ugaling dilawan pero red color ako, hindi ako yellow color. So, mix the yellow and red. So, bahala ka na sa buhay mo. So, ito yung view dito. So there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. So ayun, hindi ako yellow level. Nasa red alert homeless issue ako ngayon. So ayun lang.